Nag-umpisa ang pelikula nang isinalaysay ng narrator ang alamat ng sampung singsing ilang libong taon na ang nakaraan. Bawat henerasyon ay lumalaki ang kwento at bawat sentro ng kwento ay tungkol sa isang lalaking may hawak nito na nagngangalang Xu Wenwo at may nakapagsabi na nakuha niya ito galing sa isang libingan. Sinasabi ng alamat na ipinagkaloob ng mga singsing na ito ang kapangyarihang taglay ng mga Diyos at ang taong may hawak nito ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari niya itong gamitin sa mabuti, ngunit ang taong may hawak nito sa kasalukuyan ay ang tanging hinahangad lamang niya ay ang kapangyarihan. Sa paglipas ng mga siglo ay dumadami ang kanyang hukbo at kumalat ito sa lahat ng sulok ng mundo at kumikilos sila sa kadiliman. Lumipas ang panahon hanggang sa umabot ang taong 1,976, nakatira siya sa kabundukan habang hawak niya ngayon ang kayamanan at kapangyarihan, ngunit ang lahat ng ito ay hindi pa sapat para sa kanya at hinahangad ang mas mahigit pa dito. Balak nitong hanapin ang isang mythical na nilalang at sinaunang mahika sa isang nakatagong nayon na may pangalang Talo, kung saan ang mga tao sa nayon na ito ay nagsasanay ng martial arts na gamit ang estilo galing sa mga Diyos. Dahil sa taglay nitong kapangyarihan ay wala itong takot na sumugod kaagad sa lugar kahit hindi pa ito nakapaghanda at napansin nilang gumagalaw ang mga kawayan sa paligid. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang jeep at dahil may kapangyarihan si Wenwo ay mabilis niya itong ginamit upang makalabas habang nasawi ang mga tauhan niya. Pumasok siya sa loob ng mga kawayan at dito niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Li. Si Li ang babaeng nagbabantay sa pasukan ng Talo at iminungkahi ng babae na hindi niya maaaring payagan na makapasok si Wenwo sa loob ng nayon at dahil dito ay nagkaroon sila ng labanan. Nang matanggal ang takip sa mukha ni Li, namangha at nabighani si Wenwo nang makita ang kagandahan ng babae habang patuloy pa din sila sa labanan. Ginamitan siya ni Li ng kakaibang teknik sa pakikipaglaban, gayunpaman ay nagkakaroon na sila ng parehong nararamdaman sa bawat isa. Nagulat si Xu Wenwo na kayang manipulahin ni Li ang mga singsing at nagtapos sa itinapon siya ng babae sa tubig at ito ang kauna-unahan niyang natalo ng kalaban. Paglipas ng mahabang panahon ay makikitang nagsasama na ang dalawa at biniyayaan sila ng dalawang anak, isang lalaki na pinangalan ng Shang-Chi at isang batang babaeng nagngangalang Xiaoling. Isang araw ay naitanong ni Shang-Chi sa ina kung paano niya natalo ang kanyang ama noon kaya ipinaliwanag ni Li na ang kanilang angkan ay biniyayaan ng mahika galing sa may dakilang kapangyarihan. Sinabi din ng ina nitong ang kanyang kapangyarihan ay iniwan niya sa Talo dahil ang kina niya ngayon ang mas mahigit pa sa kapangyarihan at ito ay ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay binigyan niya si Shang-Chi ng isang kwentes na kulay birdie at sinabi nitong kung sakaling pakiramdam niyang nawawala siya, ito ay makakatulong sa kanya upang matagpuan ang kanyang landas. Lumipat ang tagpo sa kasalukuyang panahon, binata na si Shang-Chi at nakatira ito sa Amerika na nagtatrabaho bilang isang valet, dala ang bagong pangalan na Sean. Isang araw sa kanyang trabaho kasama ang matalik na kaibigan nitong si Katie ay nagunahan sa isang sports car. Sa halip na dalhin nila ito sa parking iminaneho muna ito ni Katie kasama si Sean na halos lalabas na ang kaluluwa ng binata dahil sa kakaibang pagmamaneho ng babae. Pinangaralan sila ng isa sa kaibigan nila upang maging responsable sa buhay ngunit nagtapos ito sa wala dahil mas pinili ni Sean at Katie na mamuhay na masaya kahit nagmukha silang mga bata sa inaasal nilang pareho. Malapit din si Sean sa pamilya ni Katie kaya bawat umaga ay naroon ang lalaki upang sunduin ang kaibigan nito bago pumasok sa trabaho. Sa bus papunta sa trabaho ay nagulat si Sean dahil may isang lalaki na balak agawin ang pendant nitong bigay ng nanay niya noong maliit pa lamang siya. Ipinagtanggol siya ni Katie dahil ang alam niya ay hindi marunong makipaglaban si Sean ngunit nabigo ang babae. Sa pagsisikap ni Katie ay nagulat siyang nakita ang husay sa pakikipaglaban ng kaibigan niya sa mga kalaban nilang kalalakihan. Nang matalo niya ang kalalakihan at akala nitong tapos na ang laban, ilang sandali ay napagtanto niyang umpisa pa lang ito dahil tumayo ang mas malaki sa kanila na putol ang kamay na si Razor Fist. Biglang lumabas ang isang nag-aapoy na itak sa putol na kamay nito at inumpisahan nitong atakihin si Sean habang sinikap din ng binatang iwasan ito upang hindi mapuutol ang kanyang leeg. Dahil nahimatay ang driver na matanda, pumalit si Katie upang magmaneho ng bus at bago sila nakatakas sa kalaban ay nabanggit ng lalaki ang kapatid na babae ni Sean. Nang matapos ang kaguluhan ay napansin ni Sean na wala na sa kanyang leeg ang pendant at nakita na lang niya itong hawak na ni Razor Fist. Nagmamadaling umuwi ang binata sa kanyang apartment habang nakasunod si Katie sa kanya na walang tigil na humihingi ng paliwanag sa mga nangyayari. Nagulat ang babae na malaman nitong may kapatid pala ang binata dahil sa ilang taon nilang magkaibigan ay walang nabanggit si Sean sa kanya. Pakiramdam ni Sean na nasa panganib ang kapatid nitong nasa Macau kaya siya nagpas siyang aalis at puntahan ito ngunit nagpas siya si Katie na sasamahan ang binata. Sa eroplano, ikinwento ni Sean sa kaibigan ang nangyari at bumalik ang tagpo nung bata pa lang si Sean pagkatapos mamatay ng kanyang ina ay inumpisahan siyang sanay ng kanyang ama sa pakikipaglaban hanggang sa lumaki siya. Samantala si Xiaoling ay pinagbawalan ng ama sa pagsasanay kasama ang kalalakihan kaya siya nagsasanay ng palihim at mag-isa. Sa edad na 14, si Shang-Chi ay inatasan ng kanyang ama sa kanyang unang misyon at simula noon ay hindi na siya bumalik sa bahay ng ama at nag-umpisa ng mamuhay na mag-isa.
Sinabi din ni Sean na ang totoo nitong pangalan ay Shang-Chi na ikinagulat naman ng kaibigan ng revelasyon na ito. Tumating sila sa Macau at pumunta sa address na nakasaad sa postcard na natanggap ni Sean noon na hinala niyang ipinadala ng kanyang kapatid sa kanya. Sinalubong siya ni John at isinabak sa isang pakikipaglaban ngunit tumanggi si Shang-Chi dahil balak lang nitong makita ang kapatid. Sinabi ni John na hindi niya kilala ang hinahanap ni Shang-Chi ngunit kailangang lumaban ang lalaki dahil nakapirma na siya ng kontrata sa pag-akyat nila sa elevator. Si Katie ay masigasig na hinikayat si Shang-Chi lalo na nung marinig na malaki ang kikitain nila sa pusta. Walang magawa si Shang-Chi kundi ang pumayag ngunit ikinagulat niyang makita na ang kanyang makakalaban ay si Xiaoling mismo. Ayaw niyang saktan si Xiaoling na dahilang nabugbog siya ng dalaga dahil sa galit nitong iniwanan siya ni Shang-Chi sa kamay ng ama na mag-isa at hindi na bumalik pa. Naalala ni Xiaoling ang nakaraan nung bago umalis si Shang-Chi ay nangako ito sa kanya na babalikan siya sa loob ng 3 araw ngunit hindi na ito bumalik simula noon. Pagkatapos ng laban ay nagulat si Shang-Chi na nalamang nanalo si Katie na maraming pera dahil pumusta ito kay Xiaoling laban sa kanya. Nang may tanong ni Xiaoling si Shang-Chi kung ano ang kailangan nito, ibinalita nito sa dalaga na kinuha ng mga tauhan ng ama ang kanyang pendant. Alam ni Shang-Chi na may binabalak ang ama na hindi maganda at alam nitong pupuntahan nito si Xiaoling kaya siya naroon upang iligtas ang kapatid. Nang marinig ito ay iminungkahi ni Xiaoling na bago umalis si Shang-Chi ay nangako itong babalikan siya sa loob ng 3 araw ngunit hanggang sa kasalukuyan ay walang Shang-Chi na bumalik. Sinabi ni Xiaoling na nakayanan niyang itayo ang club na yun ng mag-isa na hindi kailangan si Shang-Chi noon at lalong hindi niya siya kailangan ngayon. Nang marinig ito na itanong ni Shang-Chi na kung hindi siya kailangan, bakit siya pinadalhan ng postcard ni Xiaoling na ikinagulat din ng dalaga dahil wala siyang ipinadalang postcard sa kapatid. Naramdaman kaagad nila ang presensya ng ama na dumating kaya mabilis na tumakas si Xiaoling kasama si John at iniwanan si Shang-Chi at Katie. Sinubukan ng dalawa ang tumakas ngunit sa kasamaang palad ay naabutan sila ng kalaban kaya ito hinarap ni Shang-Chi habang pinapatakas niya si Katie. Naabutan si Katie ng kalaban at itinapon pababa ng gusali ngunit mabilis siyang hinawakan ni Xiaoling sa ibaba at nailigtas. Bumalik si Xiaoling sa itaas at tinulungan ng kapatid at iminungkahin itong ngayon ay alam na ni Shang-Chi ang pakiramdam ng iniwan. Tumating ang dating tagapagsanay ni Shang-Chi at kinuha ang pendant ni Xiaoling kaya nagmamadali siyang hinabol ng binata. Naabutan niya ito bago makatakas at nauwi sa matinding labanan, naalala ni Shang-Chi ang dinaanan nito sa kamay ng taong ito kaya balak na niya itong tapusin ngunit napigilan siya nang dumating ang ama nilang hawak si Xiaoling at Katie. Dinala silang 3 sa tahanan nila sa kabundukan sakay sa isang helicopter at masaya si Wenwu na ibinalita sa mga tauhan na dumating na ang kanyang anak na lalaki ngunit wala itong pakialam kay Xiaoling. Naitanong ni Katie kay Xiaoling kung palagi bang ganun ang trato ng kanyang ama sa kanya, dahil dito ay naikwento ni Xiaoling na nangyari lang ito pagkatapos yumao ng kanilang ina. Ayaw ni Wenwu na makita si Xiaoling dahil nagpaalala ito sa kanilang yumao na ina sa kanya, ipinagbawal din sa kanya ng ama ang pagsasanay kasama mga kalalakihan, ngunit hindi ito pumipigil sa kanya upang magsanay ng mag-isa. Sa hapunan ay naitanong ni Shang-Chi sa ama kung paano niya nalaman kung saan siya nakatira, sinagot ito ni Xu Wenwu na palagi niyang alam kung nasaan ang kanyang mga anak, at hinayaan lamang niya si Shang-Chi ng 10 taon ngunit wala itong narating hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito ay sinabi ng ama na oras na para kay Shang-Chi na kunin ang kanyang lugar at tumayo kasama ang ama ngunit tumanggi ang binata. Nag-umpisa ng magkwento si Xu Wenwu sa kanila kung paano binago ni Li ang kanyang buhay simula nung magkakilala sila. Iminungkahin ito na nang una niyang makita ang kanilang ina ay parang nakikita niya ang mundo sa unang pagkakataon at simula noon ay nagbago ang lahat sa kanya. Tinalikuran ni Li ang lahat kasama ang kanyang kapangyarihan upang makasama lamang si Xu Wenwu at ganun din ang ginawa ni Wenwu na itinago ang 10 rings at hindi na ginamit pa para sa kanilang pagmamahala ni Li. Nagpakasal ang dalawa hanggang sa nabuntis si Li at ipinanganak si Shang-Chi at hanggang sa isinilang na din si Xiaoling. Masaya silang namumuhay at napagtanto ni Xu Wenwu na natagpuan na niya ang babaeng gusto niyang makasama sa pagtanda niya. Ininungkahi ng lalaki na pagkatapos mamatay ni Li ay naligaw siya ng landas ng ilang taon, ngunit ngayon ay nakabalik na siya. Dinala niya ang mga bata sa kanyang silid-aklatan at ipinaliwanag na habang wala ang mga bata ay desperado siyang maikonekta ang sarili sa kanilang ina at dahil dito pinag-aralan niya ang nayon na pinanggalingan ni Li, ang Tallow. Hindi niya nalaman ang daanan papunta sa kanilang nayon ngunit nalaman niyang may itinatago ang mga taga-nayon na isang pasukan sa kanilang kabundukan. Sinabi ni Xu Wenwu na ang kanilang ina ay nag-aantay sa kanila doon na nag-iwan sa 3 na nagtataka sa sinabi ng lalaki lalo na sa magkapatid. Mas lalong nagtataka ang lahat ng ibinunyag ni Wenwu na nakausap niya ang kanilang ina habang nakaupo siya sa kanyang study room noon at humingi sa kanya ng tulong upang iligtas ito galing sa kanyang angkan. Sinisi niya ang Tallow sa nangyari sa asawa dahil noon pa man ay balak na nilang manirahan sa Tallow at kinausap pa ni Li ang mga matanda sa kanilang nayon ngunit hindi sila pumayag.
Sinabi nilang hindi karapat-dapat si Wenwu na manirahan doon kaya mas pinili ni Lee na tumira sa labas kasama ang kanyang pamilya at iniwanan ang kapangyarihan nito at ang nayo ng Talo. Ibinalita ni Wenwu sa mga anak na habang wala sila ay nagparamdam ang kanilang ina sa kanya at nag-iwan ng mga palatandaan upang sundan nila siya sa Talo. Ipinaliwanag ni Shang-Chi sa ama na siguradong hindi ang nanay nila ang kausap ni Wenwu dahil wala na ang kanilang ina at wala itong iniwan ng mga palatandaan. Nang marinig ito ay inilabas ng ama ang pendant na kinuha niya galing sa dalawang anak at dinala sila sa isang silid. Inilagay niya ang dalawang pendant sa mga mata ng dragon at ilang saglit ay naglabas ito ng tubig at naging mapa ng daanan papunta sa Talo. Ang daanan papunta sa Talo ay binabantayan ng gumagalaw na maze at meron din itong direktang daanan sa kagubatan na magbubukas lamang ng isang beses sa loob ng isang taon. Sinabi ng ama na kung hindi sila papayagan ng Talo na makapasok ay sisirain niya ang buong nayo ng Talo at nang marinig ito ng mga bata ay tumutol sila sa plano ng ama. Dahil dito ay kinulong ni Wenwu ang tatlo at habang nag-uusap ang magkapatid ay nalilito din sila kung alin ang totoo dahil palagi ding naikwento ni Lee sa kanila noon ang tungkol sa kanyang angkan sa Talo. Hindi rin sigurado si Shang-Chi at ang alam lang niya na kapag hindi sila mauna sa kanilang ama na pumasok sa Talo ay siguradong sisirain ng kanilang ama ang nayo ng kanilang ina. Habang nagkwentuhan ay narinig nila ang malakas na umul ng isang lalaki sa loob kaya nila ito pinuntahan. Nakilala nila ang isang pinangalan ng Trevor na isang theater actor na kinulong din ng kanilang ama doon. Habang nagkwentuhan ay nagulat silang nakita ang lumabas na isang hayop na walang ulo. Pinangalanan ito ni Trevor bilang Morris at sinabi ng hayop na kilala niya si Shang-Chi dahil kababata niya si Lee na ina ng mga bata at nakakausap siya ni Trevor. Iniling ni Morris na ihatid siya ni Shang-Chi pauwi sa Talo, ngunit sinabi ng binata na gugustuhin man niya ay hindi niya alam ang daanan papunta sa Talo at magbubukas lamang ito sa darating na tatlong araw. Nang marinig ito ay sinabi ni Morris na pwede niya silang gabayan sa daanan na hindi na nila kailangang magantay sa pagbukas nito sa parating na tatlong araw. Kahit mapanganib ito dahil wala pang nakalabas na buhay galing doon ngunit malakas ang loob ni Morris na kaya niya silang gabayan at makakapasok na walang pinsala. Nang matapos silang mag-usap binutasan ni Xiaoling ang dingding na dadaanan nila upang makatakas dahil ang mga tunnel din na ito ang dinaanan niya noong tumakas siya. Tumakas sila gamit ang isang sasakyan ngunit kailangan nila ng handprint upang magamit sa pagbukas ng gate palabas. Napansin kaagad sila ng mga tauhan ng ama kaya sila hinabol ng mga ito at sa kabutihang palad ay nakuha niya ang isa sa kanila at ginamit ang handprint nito at matagumpay silang nakalabas. Nag-antay sila saglit sa labas ng mga puno ng kawayan at ilang saglit lang ay nagbukas ito kaya pumasok sila at nagpapatuloy sa loob sa pamamagitan ng gabay ni Morris sa kanila. Ilang saglit lang ay mabilis ang pagsarado ng mga kawayan sa dinaanan nila ngunit patuloy pa din na gumagabay si Morris upang makalabas silang buhay. Nalagpasan nila ang mapanganib na maze hanggang sa iminungkahi ni Morris na pumasok sa loob ng talan at ilang saglit lang ay dinala sila ng tubig at nakapasok na sila sa dimension ng Talo. Namangha ang lahat sa nakitang kakaibang itsura ng mga tanawin lalo na sa mga kakaibang uri ng hayop sa loob ng Talo kabilang na dito ang kabayo na nagmukhang dragon at ang angka ni Morris. Sinalubong sila ng mga taga-nayo na pinanguluhan ng isa sa kanilang matanda na si Guangbo at itinaboy pabalik at mabuti na lang ay dumating ang kanilang tiyahin na si Yingnan at sinalubong sila nito ng buong pagmamahal at pagkasabik. Ibinalita kaagad ni Shang-Chi na parating na ang kanilang ama kaya biglang nag-alala si Yingnan sa narinig. Dinala ni Yingnan ang mga bata at ipinahayag ang tunay na layunin ng Talo at ipinaliwanag na sila ang tagabantay ng Dark Gate at nangakong protektahan ang daigdig ng Talo kasama ang daigdig ng mga tao galing sa masamang elemento na nasa likod ng Dark Gate. Ikanwento ni Shang-Chi sa tiyahin ang kalagayan ng ama na naririnig nitong kinakausap ito ng kanyang kapatid na si Lee at humingi ng tulong sa lalaki upang iligtas kaya pupunta si Wenwu upang buksan ang Dark Gate. Nang marinig ito ikinwento ni Yingnan sa kanila ang history ng Talo libo-libong taon na ang lumipas na ito ay dating may mga syudad katulad din sa daigdig ng tao na may sarili silang kultura at nanirahang masagana at matahimik hanggang sa inatake ito ng mga nilalang na naninirahan sa kadiliman. Pumasok ito sa kanilang daigdig kasama ang marami nitong sundalo at kinain ang bawat kaluluwa na madadaanan nitong naninirahan sa Talo. Bawat kaluluwa na nakakain ito ay lumalakas ang Soul Eater at pagkatapos niyang kainin ang maraming mga kaluluwa ng naninirahan sa kanilang malalaking syudad ay balak nitong tumawid sa daigdig ng mga tao. Dahil dito ay ipinadala ng Talo ang kanilang mga natitira at malakas na mga mandirigma upang pigilan ang mga nilalang na itong makapasok sa daigdig ng tao ngunit wala pa din silang laban sa kadiliman. Tumating ang kanilang pinakamahusay na tagapagtanggol at sumali sa labanan kaya nila natalo ang nilalang sa kadiliman. Pinagtulungan nilang maitaboy ang Soul Eaters pabalik sa Dark Gate at nang magawa nila ito ay tuluyan nila itong sinarado upang hindi na makapasok pa sa kanilang daigdig. Simula noon ang taga-Talo na ang nagbabantay sa Dark Gate at nabigyan ng kapangyarihan galing sa kanilang mahusay na tagapagtanggol upang masigurong mananatiling sarado ang Dark Gate. Nang pag-usapan ito ay dinala sila ni Yingnan sa pagawaan ng sandata at ito ay talagang makapangyarihan at ibinunyag ni Yingnan na ito ay gawa sa kaliskis ng dragon.
Ibinunyag din ni Ying na hindi ang kanilang ama na si Wenwo ang kauna-unahang sumubok upang buksan ang Dark Gate dahil mas marami pa ang mas nauna sa kanya sa nakaraang mga siglo ngunit lahat sila ay nabigo. Ipinaliwanag din ni Ying na ang lahat na sumubok upang buksan ang Dark Gate ay pare-pareho ang karanasan kay Wenwo at ito ay ang naririnig nila ang isang tinig na nanggaling sa kabila at pinangakoan ng mga nakamamanghanggang timpala. Nagpatuloy si Ying Nan sa pagsasabing may kaalaman ang Soul Eaters na malakas ang kapangyarihan ng Ten Rings at may kakayahan ito upang sirain ang Dark Gate kaya nito inakit si Wenwo. Dahil wala na silang oras at malapit nang darating si Wenwo nagsasanay ang tatlo kasama sa mga taga-talo upang maghanda sa darating na panganib. Samantala si Xiaoling na nanonood lamang sa nagsasanay ay nilapitan ni Ying Nan upang sabihin sa kanya na wala na siya sa pamamahay ng ama upang matakot na magsanay dahil sa talo ay pantay-pantay ang lahat ng babae at lalaki. Dahil dito ay nagumpisang magsanay si Xiaoling ng walang takot, samantala si Shang-Chi ay lumapit sa tiyahin upang magpaturo ito sa teknik na ginamit ng nanay niya noon dahil si Li Lang ang nakatalo kay Wenwo. Habang mag-isa si Shang-Chi ay naalala nito ang pagkamatay ng kanyang ina, bumalik ang tagpunoong maliit pa lamang sila na may dumating na kalalakihan upang maningil sa nagawa ni Wenwo sa kanila noon. Dahil tinalikuran ni Li ang kanyang kapangyarihan ay hindi siya tugma sa mga ito at dahil dito nasawi ang kanyang buhay sa harapan ni Shang-Chi. Naabutan ni Wenwo ang wala ng buhay na asawa at simula noon ibinalik niyang isinuot ang mga rings at ipinaghiganti ang pagkamatay ni Li habang nanonood si Shang-Chi sa ginawa ng ama. Wala ang pinuno ng grupo sa pagkakataong iyon at natagpuan niya lamang ito nung binatilyo na si Shang-Chi at ito ang unang misyon na ibinigay ng ama sa kanya noon. Nang matapos ni Shang-Chi ang kanyang misyon ay tumakas na siya dahil alam niyang hindi ito ang buhay na gusto ng kanilang ina para sa kanilang magkapatid. Sa kasalukuyan ay nakapasok na ang ama nila sa talo at naghaharap ang bawat grupo habang nakahanda ng labanan ang bawat isa. Patuloy na iginate ni Wenwo na asawa niya ang naririnig niyang ikinulong ng taga-talo sa likod ng Dark Gate ngunit patuloy din siyang tinatanggihan ni Ying Nan at hindi pinapayagang pumasok. Dahil dito nagumpisa na ang sagupaan laban sa magkabilang grupo habang si Wenwo ay tahimik na lumusot papunta sa loob galing sa kanila papunta sa Dark Gate. Napansin ito ng magkapatid kaya siya sinundan ni Shang-Chi at pagkatapos ay naghaharap at nagtutuos ang mag-ama, at dahil sinasanay niya si Shang-Chi ng labanan ay halos magkatumbas lang sila ng lakas kung hindi hawak ng ama ang Ten Rings. Sinisi ng ama ang anak sa pagkamatay ng ina at sinabi nitong nanonood lang si Shang-Chi na pinaslang si Li noon at wala man lang itong ginawa. Nang marinig ito inilabas din ni Shang-Chi ang saloobin sa ama na kinakailangan nila siya noong wala na ang nanay nila ngunit mas pinili ni Wenwo ang Ten Rings kesa kanila. Patuloy ang labanan ng mag-ama hanggang sa natalo at naitapon niya si Shang-Chi sa lawa at pagkatapos narinig ulit ni Wenwo ang boses na tinatawag siya kaya ito nagmamadaling tumawid sa lawa upang sirain ang Dark Gate. Inumpisahang binabasag ni Wenwo ang nakaharang nakaliskis ng dragon at paunti-unti nang lumabas ang maliliit na mga Soul Eaters galing dito. Napansin ito ni Ying Nan kaya niya iminungkahi kay Razor Fist na magsasama-sama ngunit sa yabang ng lalaki ay ayaw niyang makipagtulungan sa mga taga-talo. Sumugod ang mga Soul Eater sa kanila at nang nalaman ni Razor Fist na walang silbi ang kanilang mga sandata sa kalaban ay pumayag itong makipagtulungan at inutusan ng mga tauhan na pakawalan ang hawak nilang mga taga-talo. Dahil dito naghanda ang lahat upang harapin ang pinakamalaki sa kanila dahil nakita nila ang mga maliit na kinuha ang kaluluwa at dinala sa loob ng Dark Gate. Samantala si Shang-Chi na lumulubog sa ilalim ng lawa ay nagising dahil sa alaala ng kanyang ina at pagmulat nito ay nasa harapan niya ang isang puting dragon. Sa kabilang banda ay nakita ng mga tao ang paglabas ng dragon galing sa ilalim ng tubig habang nakasakay dito si Shang-Chi. Nang makita ito ay nagumpisa na ding umatake ang mga tao sa mga Soul Eaters at kasama na dito ang mga tauhan ni Wenwo. Sumiklab ang labanan laban sa mga tao at Soul Eaters at wala sa bawat grupo ang may balak magpapatalo. Inutusan ni Ying Nan si Shang-Chi upang pigilan ang ginagawa ni Wenwo kaya nagmamadali siyang pumunta kasama ang dragon sa Dark Gate. Nang magharap ang mag-ama ay patuloy na sinabi ni Shang-Chi sa ama na wala ang kanilang ina sa likod ng gate ngunit hindi nakikinig si Wenwo sa kanya. Dahil dito ay nauwi sa labanan ng mag-ama, ginamit ni Shang-Chi ang teknik na ginamit ng kanyang ina noon upang talunin nito ang ama. Dahil sa teknik na ginamit ng binata ay nagawa nitong manipulahin ni Shang-Chi ang kapangyarihan ng Five Rings at ginamit niya ito laban kay Wenwo. Patuloy na naglalaban ang mag-ama hanggang sa nakuha na lahat ni Shang-Chi ang Ten Rings at balak na nitong wakasan ang buhay ni Wenwo ngunit sa ilang sandali ay naalala pa din ito ng binata na siya ang kanilang ama gaano pa man siya kasama. Dahil dito ay itinapon niya ang mga singsing sa harapan ng ama kaya sinabi ni Wenwo na kailangan niyang iligtas si Li dahil tinatawag siya nito at sinagot ni Shang-Chi ang ama na sana ang sinabi nito ay totoo. Nakiusap si Shang-Chi sa ama na itigil na ito dahil kailangan siya ng kanyang pamilya ngunit ayaw makinig ni Wenwo at balak pang ipagpatuloy ang pagwasak ng Dark Gate. Bago niya ito nagawa ay lumabas ang pinuno at pinakamalaking Soul Eater at sinugod ang dalawa kaya mabilis na kinuha ni Wenwo ang mga singsing at umiwas sa higanteng Soul Eater na isinama ang anak.
Ngunit sa pagkabigla ay nahawakan si Wenwu nito at hindi makawala habang hindi rin makagalaw si Shang-Chi sa pagkabigla. Ngunit bago pa man makuha ang kaluluwa ni Wenwu ay ipinasa niya ang Ten Ring sa anak habang naalala nito ang nakaraan. Nang makuha niya ang kaluluwa ni Wenwu ay balak nitong atakehin si Shang-Chi ngunit dumating si Xiaoling sakay sa dragon at inatake ang dambuhalang halimaw. Dahil sugatan na ang halimaw ay lumipad ito sa Nayon upang makakuha ng kaluluwa para maibalik niya ang kanyang lakas kaya sumunod ang magkapatid sa kanya sakay sa dragon. Sa kanilang daan ay naglikha ang dragon ng isang malaking dragon na gawa sa tubig at ito ang humawak sa halimaw habang mahina pa ito. Ngunit ilang saglit lang ay lumapit ang mga maliliit na may dalang kaluluwa at ipinakain sa pinuno nila upang maibalik ang lakas nito. Nang bumalik na ang kanyang lakas ay nakawala siya sa pagkakahawak ng dragon na tubig at sinugod ang magkapatid na sakay sa tunay na dragon. Nahawakan niya ang dragon at inumpisahan na nitong higupin ang kaluluwa nito habang ang magkapatid ay nakahawak pa din sa katawan ng dragon ngunit walang magawa. Ilang saglit lang ay nahawakan si Xiaoling ng dalamay ng Soul Eater habang patuloy nitong hinihigup ang kaluluwa ng dragon at walang balak si Shang-Chi na bitawan at iwanan muli ang kapatid. Ilang saglit lang ay pinakawala ni Katie ang palaso at tinamaan ang leeg ng dambuhalang halimaw kaya natigil ito sa kanyang ginagawa. Dahil dito nakawala ang magkapatid at ang dragon sa pagkakahawak ng halimaw at nagkakaroon ng mga ito ng pagkakataong atakehin ang dambuhalang Soul Eater. Kinamit ni Shang-Chi ang Ten Rings upang tuluyan ng mawala at mamatay ang dambuhalang Soul Eater at sa kanyang pagsisikap ay nagawa niya ito at sumabog ang Soul Eater. Ngayon ay tuluyan ang nawala ang panganib sa daigdig ng talo at daigdig ng mga tao at dahil sa kanila ay ligtas na ang dalawang daigdig. Marami man sa kanila ang nasawi ngunit masaya pa din ang lahat at alam nilang tuluyan ang nawala ang panganib dahil siguradong hindi na ito babalik pang muli. Ang huling tagpo ay nakabalik na ang magkaibigan sa Amerika at nagkwento sa kanilang kaibigan sa karanasan nila sa talo ngunit wala sa kanila ang naniwala sa dalawa. Sa gitna ng kwentuhan na walang naniniwala ay nagbukas ang portal at lumabas si Wong galing sa Kamar Taj habang hinahanap si Shang-Chi at Katie dahil meron silang pag-uusapan. Natapos ang pelikula sa dalawa nilang magkaibigang natulala at hindi makapaniwalang totoo pala ang kinwento ni Shang-Chi at Katie sa kanila. Post-credit, pinag-aralan ni Wong at mga kasamahan nito ang kayarian ng Sing Sing ngunit hindi niya ito matukoy kung gawa ito ng alin o saan ang galing kaya sila naguguluhan. Ang sigurado lamang si Wong ay meron itong beacon at naramdaman niya ito noon sa Kamar Taj nang una itong isinuot ni Shang-Chi. Pinalaan sila ni Wong na magbabago ang buhay nila simula ngayon kaya niya sinabing umuwi na ang dalawa upang magpahinga ngunit nagtapos silang tatlo sa karaoke.